Nabulaga ng napakalaking sunog ang Santa Cruz, Maynila kaninang umaga. Araw pa naman ang Quiapo, kaya pahirapan ang pagresponde ng mga bumbero sa tindi ng traffic. Bukod po sa fire truck, ay gumamit na rin ang helicopter para maapula ang sunog na yan. Aabot sa 1,000 pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa sunog na yan na hinihinalang nagsimula mula sa isang may diferensyang kalan. Nakatutok si Maki Pulido. Nilamon ng makapal na usok ang bahaging ito ng Santa Cruz, Maynila. Ang mga responding bumbero halos hindi makadiskarte. Hindi tayo makapesto ng mayos. Gawa ng napaka-heavy yung traffic Friday ngayon na Quiapo Day. Sa sobrang kapal at itim ng usok, mistulang wisik lang sa nasusunog na gusali ang ibinobombang tubig. Maya-maya pa, lalong tumindi ang usok at lagablab ng apoy. Karton at pintura, warehouse po ba siya? Mga paninda. Okay. Ang Philippine Air Force nagpalipad na rin ng helicopter para tumulong sa pagsasaboy ng tubig. Pati ilang residente, nagbayanihan na. Depektibong kalan sa isang bahay ang itinuturong mitsa ng sunog bandang alas 9 ng umaga. Pagising pa, naamoy ko na yun. May apoy na. May naamoy na akong maguma, ganun, parang may sunog. Yung pagsilip ko, nandun na yung apoy eh. Kinuha ko na anak ko, kinuha ko na kasi tulog. Bilaba ko na yun. Based dun sa initial inventory ng ating mga arson investigators, nasa 500 na bahay yung affected dito at 1,000 families yung affected dito sa sunog. Mabilis ding kumalat ang apoy dahil yari sa kahoy ang karamihan sa mga bahay. Sa ilalim na muna ng LRT nagpunta mga residente, bit-bit ang naisalbang mga gamit. Nanlulumo, lalo't magpapasko. Sa gitna ng pag-apula, maya't maya na may nagsispark na kuryente. Tinatayang nasa 5 milyong piso ang napinsala sa sunog. Nasa 6 naman ang naitalang sugatan. Ang kalapit na MPD Station 3, napilitang ilipat ang halos 40 detainee sa pangambang madamay sa apoy. Bandang alauna na ng hapon nang ideklara itong fire out, patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa sanhinang sunog. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.